Maraming bagay at pangyayari po talaga na mahirap paniwalaan kung hindi mo ito mismo masasaksihan at mararanasan. Tulad ko noon na laging bukang bibig ang mga salitang maniniwala lamang ako kapag nakita ko mismo. Ako kasi ang tipo ng kabataan noon na hindi mapaniwalain sa mga sabi-sabi ng matatanda. Hindi ako talaga mahilig sa mga kwentong wala akong nakikitang patunay. Tawagin niyo na lamang po akong Consuelo. Ipinanganak ako at nagkaisip sa isang payak na nayon dito sa Bulacan. Noong dekada 60, panahon ng aking kabataan, ay uso pa ang mga harana at sagutan ng mga tula dito sa aming nayon kapag nagliligawan. 17 anyos ako noon nang unang mapasabak ng debating patula sa isang dayong binata na naanyayahan ng kapatid kong panganay sa aming patubig o patanim ng palay. Ang dayo ay mahusay humabi ng salitang nagpapahiwatig ng magpapaalam upang makaakyat ng ligaw. Oy, kunching! Huwag kang padaday ka ba? Isa kang dalagang Bulakenya! Huwag kang tamemiryan! Kantsaw noon ang isa sa aking mga pinsan. Kapag maraming dalaga ang lumulusong sa patubig, ay tiyak na maraming binata ang dumarayo noon kapag may patanim ng palay. Parang isang tradisyon ito noon sa aming nayon at paraan na rin upang makilala at makadaupang palad ng mga kabinataan ang mga dalaga sa kabukiran. Aba, mukhang makakaakyat ng ligaw ang aming manok, kakang bestre! Naririnig ko pa na sigaw na isang lalaking pasan sa balikat ang kaing na nilalagyan nito ng itatanim na binhi ng palay habang tumutulay sa pilapit. Namula ako noon sa hiya dahil unang beses ko iyon sa tunggalian ng salitaan sa bukid. Baka isipin ng dayong nais ko rin talaga siyang makilala. Ngani-ngani na akong umahon sa patubig nang ideklara na ni Impong Tomas na nagwagi sa sagutan ng tula ang dayo. Lalo akong nainis at napahiya sapagkat inulan ako ng kantsaw. Ay baka naman ang manok nyo ay hanggang sa bakuran lang at ni hindi makatungtong sa unang baitang ng aming hagdanan. Sa sagutan ng kantang kundi man ay hindi basa-basa natiklab ang aking dumalaga. Kumpiyansang turan noon ni Tatang. Napangiti ako dahil totoo ang sinabi niya. Bukod sa maganda ang boses ko, ay mahusay akong maglapat ng himig sa mga taludtod ng tula. Babawi ako mamaya sa gabi ng harana. Bulong ko sa sarili. Kaugalian na po sa amin noon kada matatapos ang patanim. Parang pakonsuelo sa mga nagsitulong dahil hindi pa uso ang upa sa pagtatanim kung hindi bayanihan lamang. Ay nagkakaroon ng munting salo-salo sa bahay ng nagpatanim. Kami-kami rin ng mga kabataang taga-bukid ang naghahanda ng mga pagkain at ang mga ilang matatanda na bihasa sa paggawa ng mga kakanin. Bahagi ito ng makalumang paniniwala na nagiging masagana ang anihan kapag saganang magpakain ng nagpatanim. Lalo umuno kapag ang araw ng tubigan ay natatapos sa masayang kantahan ng mga kabataan at masaganang inuman at kainan sa matatanda. Sa mga kanayunan noon ay wala pang kuryente. Ewan ko lang sa mga syudad kung meron na noong dekada 60. Subalit sa amay ay pawang mga malalaking sulok, mga lamparang nakasabit ang nagkalat sa bawat panulukan ng bahay at mga bakuran na siyang nagsisilbing maliwanag na tanglaw sa aming ginaganap na kasiyahan. Dito nagsimula ang di ko malilimutang karanasan. Pagkagat pa lamang ng dilim ay unti-unting nagsidatingan ang mga kalalakihang nagsipagtrabaho sa aming patanim. Malayo pa lang ang iba ay naririnig na namin sila dahil sa ingay ng kantahan habang binabaybay ang mga pilapid at landas na papunta sa aming bahay sa bukid. Kunching! Mukha
Parang mapapasaba ka talaga sa sagutan ng mga awit ah. Nagdala na sila ng gitara. Mukhang kumikikig ang mga kaibigan ng among Sardo mo ah. Panunudyo sa akin ang buntis kong hipag na si Insong Nena. Asawa siya ng aking pangatlong kapatid na lalaki na si Amang Sardo. Sa dalawang hipag ko, ito ang mas malapit sa akin sapagkat hindi ito madaldal kaysa sa asawa ng pinakapanganay naming si Kuya Lucas. Naku, Kunching. Tila, sumasakit na ng aking balakang. Magpapahinga muna ako sa aking silidan eh. Pag-usayan mang pagsagot sa haranahan at ako'y makikinig. Nakangiti nitong paalam sa akin. Anim na buwan na ang pinagbubuntis ni Insong Nena. Kaya marahil sumakit na ang balakang nito. Dahil na rin sa pagod sa buong maghapong paggawa sa isip-isip ko noon. Iniligpit ko na ang lahat ng ginamit sa pagluluto at nag-umpisa ako maglabas ng mga pagkain sa dalawang mahabang mesang kawayan na inilatag nila Tatang sa malawak naming bakuran. Sinapinan lang ito ng dahon ng saging upang doon na ilagay ang lahat ng pagkain. Sa bahay namin ay masinap akong talaga. Ayoko ng gamit na nagkalat kung saan-saan. Ultimo walis tingting. Kaya lahat ng walis sa amin ay may sadya akong patungang banga sa bawat entrada sa aming bahay. Pabaligtad ko ang mga itong nilalagay doon sapagkat ayaw ko nang nababalok tutan dulo dahil mahirap nang iwalis. Nang matapos ang munting salo-salo, ay saka pa lamang dumating na mag-isa ang dayo na nakasagutan ko sa tula at sa patubigan. Hindi na ito umabot sa masagana naming kainan. Bagay na sa tingin ko ay sinadya nito. Marahil ay nahihiya. Ngunit napansin ko ang malinis na suot nitong kamisa de chino. Pati ang laylayan na suot nitong pantalon ay wala man lang bahid ng putik. Gayong sabasang pilapil ito dumaan at wala pang dalang sulok. Napakalino naman ang mga mata ng isang to. Pabulong na bulalas ko. Dahil kumpleto na ang grupo ng mga dalagang bukid at ang mga binata na mga lumusong sa patubig ay handa na, ay inihudyat na ni Impong Tomas ang pag-uumpisa ng harana. Nagsiakyat na kaming mga dalaga sa aming balkonahe upang humanda sa pagsalunga sa unang aawit. Apat lang naman kaming dalaga na lumusong sa patubig, kaya apat kaming aharanahin ng anim na binata sa baba. Natapos ang tatlo at nakaakyat na sa balkonahe. Sadyang nagpatalo ang tatlo kasama kong dalaga sapagkat may pagtingin ng mga ito sa mga binatang nangaharana. Ako na lamang ang nag-iisang dapat makapagpatao sa tatlo pang natitira. Hindi ko talaga gusto kahit isa man sa kanila. Hindi nakaakyat ang dalawa sa natitirang binata. Ganoon ang patakaran. Kapag natalo sa sagutan ng awit, doon pa lamang ay busted na ang mga ito. Subalit ang dayo ay nagpakita na naman ng husay. Magaling itong kumanta at maglapat ng himik sa hinahabi nitong tula. Tila desidido itong makapanik talaga ng ligaw sa mga susunod na araw. Hindi ko inakala na mauubusan ako ng idadahilan upang huwag itong payagang makaakyat sa aming balkonahe. Naubusan ako ng mga sunata, kaya ito ang nagwagi. Ayaw man ay napilitan akong anyayahan na itong pumanik sapagkat natalo ako. Ngunit nang akma na itong lalapit sa puno ng aming hagdan, ay napatigil ito. Tumingin lang sa akin at tumatras. Ba't hindi ka pumarinig sa taas at nakita'y makausap? Nagtataka ko pang tanong. Patuloy lang itong nakatayo sa baba at waring biglang nabalisa. Tila ba ito pinagpapawisan ng malapot na nagtapo ng tingin sa nakabaligtad na tingting sa puno ng hagdanan. Nagpunas pa ito ng kanyang panyo sa noo. Hindi na ako papanik binibini sapagkat ang inyong balkonahe ay puno na ng magkakapareha. Sa ibang araw na lamang ako babalik. Ani nito na waring hindi malaman ang gagawin. Nagpaalam na ito
na hindi man lamang nagpakilala ng sarili at waring hinahabol ng kung ano sa pagmamadali. Ngunit hindi nakaligtas sa aking pansin ang matiim nitong titig sa kapatid kong si Amang Sardo nang pigilan ito ng dalawang nakatatanda kong kapatid na lalaki. Sumisingot-singot pa ito sa hangin na waring may masarap na nalalanghap sa paligid. Hindi rin ito napigilan ng mga kuya ko. Nakakahiya naman sa kakang Tilde. Baka isipin na hindi naging maganda ang pag-istima natin sa pamangkin na kanyang yumaong asawa. Nag-aalala ang wika ng dalagang kasama ko na si Sol. Aba, hindi na din sala iyon kung siya ay nagmamadali. Huli na nga siyang dumating ay importante pa. Napansin mo ba na walang urbanidad? Hindi man namang paalam sa matatanda. Huwag na sana siya bumalik pa. Mataray ko naman sagot. Ang natira na lang sa aming bahay ay ako at ang aking mga magulang. Sila kuyang at ang asawa nito ay umuwi na sa bahay nila sa kabilang bukid. Samantalang sila Amang ay sa bahay din nila na naroroon din sa aming bukid. Doon na kasi sila pinagpatayo ng bahay ng aking tatang dahil si Amang ang katukatuwang ni tatang sa sakahan namin iyon. Tinatanong ko pa noon ang mag-asawa habang akay ni Amang si Insong Nena paakyat ng kanilang bahay. Nang makapasok na sila ay pinatay ko na ang sulo sa labas. Kinuha ko na ang mga lampara at ipinasok na sa bahay. Isasara ko na lamang ang mga bintana nang maaninagan ko ang isang bulto ng tao na hindi ko matiyak ng lalaki o babae na nakatalong ko sa puno ng malaking mangga sa tapat ng bahay nila Amang. Umiral ang pagiging maldita ko at sinigawan ko ito. Hay! Sino ka man dyan sa puno ng mangga na tila nanunubok? Tapos na ang kasiyahan! Umuwi ka na bago kita mahabol ng kampit! Tungayaw ko rito na ikinagising ng aking inang. Iniisip ko na baka isa ito sa mga pilong binata na nais mamboso. Sinisipat ko ito kung aalis doon. Ngunit tila ayaw nitong tuminag. Sa inis ko ay malakas akong nagbantang kinuha ang kampit sa dingding at akma ko itong bababain. Subalit bigla kaming nakarinig ng malakas na pagaspas. Nakakangilo itong pakinggan dahil parang pinupunit na tunyong dahon na saging. Para pang may kahalong tunog ng nagkikis-kis ang mga kawayan na hindi namin mawari. Ay ano ba yung talen? Usisa ng tatang ko kay Nanang. Naalimpungatan na ang dalawang matanda ko. Nauna na kasing nagsitulog ang mga ito nang dahil sa pagod, hindi pa man tapos ang haranahan. Ewan ko, parang pagaspas yata ng malaking ipon. Ani naman ni Nanang. Nang magdamag na iyon, ay hindi ako nakatulog. Nakakarinig ako ng malakas na pagbukso-bukso ng hangin na humahampas sa mga dahon ng puno sa aming bakuran. Iniisip ko na baka lang ikako may paparating na sama ng panahon ay katatanim pa lamang ng aming palay. Kinabukasan ay tinignan namin ng tatang ko ang mga dahon ng punong mangga. Wala namang kakaiba. Hindi rin madilim ang langit, tanda na magiging maganda ang panahon. Kaya saan galing yung malakas na hangin kagabi? Nasa ganun akong pagmumuni nang hango si Amang sa bahay. Nanang, pakitignan nga po si Nena. Kanina pang madaling araw sumasakit ang tiyan eh. Pakiusap ni Amang. Baka nasobrahan ng pagod kagabi. Baka nasumpit ng hangin. Ang wika naman ni Nanang. Agad itong nagdiktik ng bawang at tinungo si Insong Nena sa bahay nila. Maayos na si Inso nang bumalik si Nanang sa amin. Sinipsip na umano ng init ng bawang ang lamig at pagod ng hipag ko, kaya ito nakatulog uli. Ngunit ng sumunod na gabi, ay sumakit na naman ang tiyan ng asawa ni Amang. Kaya ako natulog sa kanila. Nilalagnat na rin kasi ito at natatakot si Amang na mag-isang magbantay sa asawa.
Maagang nakatulog si Amang nang dahil sa pagod sa maghapong paggawa sa bukid. Si Insu naman ay saglit na nakaidlip habang binabantayan ko. Nagulat ako nang bigla akong nakarinig ng paglapag ng pares ng paa sa kanilang bubong. Narinig ko rin ang mariinitong yabag na tila papunta sa tapat ng silid kung saan kami natutulog ni Insong Nena. Sa sala kasi natutulog si Amang. Sa pagkakataon na po na yon, sir, ay nakadama na ako ng pananayo ng aking mga balahibo sa bato. Alam kong hindi iyon pusa dahil mabigat masyado ito para sa pusa. Lumulundo kasi ang bawat apakan nito. Tuluyan na akong natakot nang makarinig pa ako ng hagok ng tila asong sabik sa nakikitang pagkain. Pinanawan na ako ng tapang nang biglang dumaing si Insong Nena sa sobrang hilab daw ng tiyan niya. Nawari ba'y may kumakaw-kaw na maliit na kutsara sa loob. Naging malikot din ang sanggol niya. Napalunok ako sa kilabot nang makita kong pumubukol ang kanyang tiyan. Minsan ay nasa kanan, minsan ay sa kaliwa. Wari ko ba'y balisa ang sanggol sa loob ng sinapupunan niya. Kinabahan ako nang makita kong tila may mamulang-mulang sapot ng gagamba na nakadikit sa kanyang tiyan na nagmumula sa kanilang bubong. Hinawi ko po iyon pero nagtaka ako nang masugatan ako nito. Kailan pa naging matalim ang sapot ng gagamba sa loob-loob ko? Umatras pataas ang sapot, ngunit panay pa rin ang kawag ng sanggol sa loob ng tiyan ng hipag ko. Bahagya na itong dinudugo. Kinikilabutan at natataranta akong ginising si Amang upang kaunin si Natatang at Nanang. Napakalayo pa naman ang aming bukid sa kabisera, kaya dapat maagapan si Insong Nena kung kailangan magpatawag ng hilot o dapat namang dalhin sa ospital. Ngunit nagulat kami nang biglang nagsisigaw si Tatang sa labas ng bahay, kasabay ng biglang paglagabog ng pares ng paa sa lupa. Pagkatapos ay mga hagok at angil ang narinig namin sa labas, sa mismong tapat ng silid nilang mag-asawa. Maya-maya ay hango si Nanang na pumasok. Kunsing, magdikdik ka nga ng bawang at maglagay ng asin sa mga dingding at bintana. Ang utos ni Nanang. Bakit po? Tsaka sino ang kaaway nila Tatang sa labas? Natutuliro ko naman tanong habang tumatalima sa utos niya. Inaaswang ng aswang na dapo ang Insu mo. Nakita ng Tatang at ng Amang mo na nakatuwad sa bubong. Mabuti at nakita ng Amang mo ang anino. Aswang? Paanong aswang po, Nanang? Kulit ko pa noon. Nakita umano ni Amang ang kakaibang figura ng anino nang papunta pa lang siya sa bahay namin. Tatang, may kakaibang anino sa liwanag ng sulok ko sa bakuran. Parang nasa bubong po namin. Ani daw ng kapatid ko. Kaya nang pabalik na sila, ay nagdala pa ng sulo ang tatang ko para masipat ng gusto ang bubong nila Amang. Nagulat daw sila nang mailawan ng biglang napatayong lalaki mula sa pagkakatuwad sa bubong na para pang nagulat. Naisip ko na baka dahil nahawakan ko ang sapot nito. Nadikita na ng dila ng aswang at tiyan niya. Ani ni Nanang, sabay usal ng mga panalangin Latin. Marunong ito ng dasal na Latin dahil tinuruan ito ng pari noon na kaibigan umano ng nanang nito nung siya ay maliit pa. Samantalang sa labas ay nagparingas ng mga tuyong dahon ang Amang ko habang si Tatang ay panayang mura at tungayaw. Nagtulis ito ng kawayan na kinuha sa aming bakod at ibinigay kay Amang Sardo. Lilibangin ko ng salita, ikutan mo. Nasa gilid yata ng silid nyo sa labas. Utos umang ni Tatay sa kinakabog na dibdib ng kapatid ko. Inikutan nga nilang mag-ama ang bahay. Nakita ni Amang na nakakubli lang ito sa puno ng oliba sa tapat ng bintana ng kanilang silid. Hindi niya mawawaan ang itsura, pero nakahubad-baro umano ito at nangingintab ang katawan.
Nangangatog daw na binato ito ni Amang nang tinuloy sang kawayan. Dahil sa nerbiyos, ay dumaplis lang ang tira niya. Ngunit sa mukha ito tinamaan. Napatakbo pa si Amang nang bigla itong magpakawala ng nakakakilabot na angil na ikinasindak din namin. Habang papalayo ito, ay muli kaming nakarinig ng pagaspas ng hangin. Doon ko natiyak na ang naririnig kong bugsong-bugsong hangin noong nakarang gabi ay gawa nito. Marahil ay iniikot-ikutan na nito ang bahay ng kapatid ko dahil naaamoy ang pinagbubuntis ng hipag ko. Nang mawala na ito, ay tumigil na sa pagsakit ang tiyan ni Insong Nena. Naampat ang pagdudugo nito nang painumin ng nanang ko nang pinakulo ang damo ng makahiya. Salamat sa Diyos at hindi nakunan si Nena. Ani ni Amang, panganay pa naman nila iyon. Kinabukasan ng hapon ay dumalaw ang kuyang ko at nagdala ng ulam na pesang dalag. Naibalita nitong nakasalubong niya ang dayo na pamangkin ni Kakang Telde at pauwi na sa probinsya nito. Napansin daw ni kuyang na tila may gurlis ito sa mukha. Hindi raw ito sumasagot nang itanong niya kung paano nito nakuha ang mahabang galos na iyon. Nagpasalamat lang daw ito sa kanya at nagpaalam na uuwi na sa kanila. Pagkatapos na ang patrabaho sa bukid ng kanyang tiya na si Kakang Telde. Natumbok ng balitang iyon ni Kuyang Lucas ang hinala namin. Dahil parang nakilala ni Amang ang bikas ng katawan ng aswang. Napagtagni-tagni rin namin ang mga kakatwang napansin ko ng gabi ng arana. Ang tila balis ang tingin nito sa nakabaliktad na walis tingting. Napagtanto ko na kung bakit hindi ito makapanig. Ganun, maluwag pa naman ang balkonahin noon. Ang malinis na laylayan ng pantalon nitong waring hindi sumayad ang paa sa maputik na pilapid. Ang pagsingot-singot nito bago umalis. Hindi na lamang kami kumibo, ngunit batid ng bawat isa sa amin kung sino ang aswang na muntik nang mambiktima sa hipag ko at sa sanggol nito. Mula po noon, sir, ay tumikom ang bibig ko sa pagsasalitang maniniwala lang pag nakakita. Sapagkat baka sa susunod ay hindi ko na makaya kapag naulit pa ang ganoong karanasan. Nakakatakot pala. Hanggang dito na lamang po ang aking pagbabahagi. Salamat po sa pagkakataon na ibinigay niyo upang maibahagi ang aking karanasan. Ang inyong tagapakinig, Consuelo ng Bulacan. Travel of the Stone Lord.